of Mapua ay parehas na naman. Parang ano nga kasi, no? Parang bakit mo pa at kapapipili naman? Huwag ka po maghahanap ng iba. Kung nasa iyo naman na ang lahat. Happy, okay, happy. Happy talaga. Dito rin, no, ang side ng Mapua. Pero ang ganda ng adjustment na ginawa rin ng Perpetual with that Lunox pick. Mm-hmm. Parang si Phantom yung nagdala ng Lunox kanina. Mm. So, parang alam mo yun na, ano, na parang, tara, try din natin, baka maging effective sa atin. Testing lang muna, kumbaga testing, pero hopefully may plano talaga sila in picking this Lunox. And it's very interesting kasi mage nga yung sinabi ko kanina. So kahit hindi siya nagpunta ng gold lane, mage pa rin naman yung role. Oo. Which is something that I think Phantom is very familiar with this one. Pero, aping hira, moving forward, siya yung Johead kanina na binana din at the same time, and Abyss simply trying to take over, most especially now na Claude yung kanyang kinakaharap. Alam niyang madadalian siya during that matchup. So Dej and the rest of the members are just moving forward to putting pressure in the bot lane para parehas yung magiging interaction. May assurance, no, mula kay Abyss dito na sige pre, kaya ko na to. Focus muna kayo sa iba. Ako na munang bahala. Kaso, kapag ganon ng ganon yung ginagawa niya, kailangan din niyang mag-ingat. Kasi ready lang din naman bumak up itong members ng Mapua University. May konting stretching pero mukhang hindi itutuloy. Actually, mirror rotation for these two teams pero mukhang... Mirror na naman. Bigayan kung bigayan na naman, pero dito sa bottom lane, Phantom, magpapakita siya para isipin din ng members ng Perpetual na nandito na yung mga kakampi ko. Pero, ngayon, mukhang turtle contest na naman yung makikita natin. As in, eto na naman eh. Parang na isusulat talaga yung ganitong game lab, between these two teams na kung saan ayaw talaga nilang, ano eh, parang hayaan na manalo basta-basta yung isang kuponan. At grabe doon yung damage output ni Phantom. Kaso nga lang, meron pang ano eh, no? Falling Star Moon, para lang ma-zone out lang din siya. Kaya ngayon, nagkakawatak-watak. Pero look at here, yung sun, ang dami niyang kakampi. Parang nagiging hindi even eh. Dahil dito sa sun, pero the first blood will be secured there by Phantom. At ngayon, kailangan mag-disengage ng mga members ng Perpetual. Pero with that, no, sa top lane, nagkaroon ng off-cam kill, namatay si Sansan. Para silang ang tagal nilang nag-send ng load, pero walang message received. Kasi yun yung naging kaso dito, ang dami nilang binigay na skills to the point na napatrabaho na lang si Balmon from the top lane. Abyss is currently dominating Sansan, and the rest of the members, hindi na sila nakapag-turtle during that fight kasi wala na silang skills na ibabato eh. So, this is good coming from the rest of the members of Perpetual in trying to take down this game na kailangan pa nilang umangat and magbibigay yun ng space for Dej and the rest of the Altas para makabawas doon sa turtle na sinisibulan na ngayon ni Tootski Green. Grabe, no? As in, ang laki nung tulong ni Abyss. Ayan na naman, Sansan, again, mabibigyan doon. Kasi ayaw mo talagang tumaba at makapag-farm ang isang Claude. Kasi nga naman, late game hero yan. At ngayon, the turtle will be secured by Dej. Implosion ginamit na rin dito. Kaso nga lang, makakasecure naman yun ng kill. Meron lang pagbawi dito ang mga members ng Mapua. Phantom again, doing Phantom things. Oo, hindi na siya Lunox ngayon, pero ang amazing for Phantom, ano siya eh, Eudora siya, pero tumatagal siya dun sa clash, tapos siya pa yung nakakapatay ng nakakapatay. Actually, tumatagal siya simply because of the positioning na nakikita natin. Pumapasok siya sa laban kung kailan niya gusto. Pero since hindi niya inasahan si Abyss na mangangamusta sa kanya doon, eto yung tito na ayaw mong makita sa family reunion na napakaraming tanong. Kasi sabi niya, Dodong, saan ka naman pupunta? May boyfriend ka na ba? Ayan. Yan ang mga bagay na ayaw mo sanang marinig. Kaso yun yung nakita mo. So bahala ka nang sumagot dyan. Ayun, no? So, parang ano eh, parang nagulat ka. Wala ka ng takas. And Phantom, nabigyan siya doon. Ang nangyari, parang si Phantom nagsumbong sa nanay. Nagsumbong sa tatay. So, bumawi sila ACG. Parang pinatay din nila si Abyss. Pero, ano no? Parang,
Bigayan. Bigayan talaga eh. Bigayan talaga dito sa dalawang kuponan natin. Pero gusto kitang tanungin, no? San-san dito, 1-2-0, ang ganda ng ginagawa ni Abyss. What do you think? Kasi parang sa tingin mo ba, kailangan i-maximize to ng perpetual or san-san, ano yung kailangan niyang gawin para hindi siya mabigyan ng mabigyan? Probably to switch lanes. Like, as of the moment, that is the best option. Kesa binibigyan nila ng pressure yung top lane, dali na lang nila si san-san kung saan medyo mas safe siya. Considering that Esmeralda will also find a way for her to be able to get more items. Especially na naka-mystery shop na siya dito pero mukhang hindi titigil si Dech, pare. Pagpasok with the puncture, pero look at Odin. Grabe yung shadow kill niya, kaso nga lang nagpasa-pasa lang din yung damage output. And look at Apeng onto the bottom lane. Atake, 1v1. Actually, 2v1 nga yun eh. Pero the sustain is real. Uy! Coming in Uy! From Kuemi! Pero makakatakas pa itong si Apeng. At ngayon, no, may mga ganong times, may mga ganong moments na ikaw na yung naghahabol nung umpisa. Ikaw pa yung magiging dehado. Mm-hmm. Tapos hindi lang yun eh. Hindi lang yung Sun yung nalugi doon. Mm-hmm. Kasi the rest of the members of Perpetual ay nakukuha sila ng third kill. Pero dito may pagpasok doon na magagaling sa Mapua. Implosion gagamitin na rin naman dito. Pero look at that. Gumamit ng Brilliance para lang din talaga hindi siya mapatay. Pero si Tootsie Green ang mabibigyan dito ng isa. At ngayon eh, mukhang umaabante rin eh. Parang hindi talaga sila pumapayag na wala silang gante. Tikman nyo ang gante ng api. Tikman ang kamao. Ayan, pwede. Alam ko kung saan kaya yata narinig yun. Sa radyo yata, nung 16 pa ako. But at the same time, looking at it right now, Kuevi, Dej, medyo kumakalmalisyo sila in terms of the farm eh. Clean up crew, kumbaga cleaners na lang sila. Ayan. Ito yung mga na-assign at the end of dismissal na sasabihin ng prop mo sa'yo, ikaw na muna dito kasi ayaw na namin ng guloy, masyadong makalat yung nagiging laban. So, for you guys to be able to have an easier time, babawasan na namin tapos kayo na yung bahala. Tulad yan, no? Kayo na daw yung diba? Bahala! With that mega kill, magagaling na rin dito mula kay Dej, pero grabe din with that double kill. Ito talaga, linis. Kung linis ang ginagawa niya, triple kill na siya. And that is a maniac. May isa pa. Parang naglinis na, tapos nag-Torwax pa. Oh, at mukhang ngayon, gusto pang mag-mack. Naka-savage dito. Itong si Dej, mukhang ramdam na ramdam nila ang paglilinis ni Dej sa members ng Mapua University. Doon naman sa mid top lane. Naging galakano si Phantom. Ang malupit dito, kung cleaner sila, yung tulong-tulong. Oh. As in, hindi, walang tumatakas. Man, kung cleaners to, ito yung nagwalis, nagmap, may kasama pang floor wax. Ayun nga eh. Naglinis talaga ng todo-todo. Teamwork makes the dream work. All of the lanes, outer turrets have already been pushed. Abyss here doing the dirty work doon sa top lane and trying to take down San-San who is already 1-4-0 habang yung rotations naman coming from Dej, Tootsie Green, and Buddy here. Medyo muntikan ko na yung nabanggit pero fortunately hindi yun nangyari. Mahirap na. Mahirap na. Kaya napa-foo na lang ako kaso hindi yun yung gusto ng ating laban so far. Dej here, nakakuha na naman ng endless battle. Mukhang bakbakan na talaga to. Bakbakan kung bakbakan talaga. Wow! That Thorn Rose makakaiwasan na pero napakaganda ng counter initiation ni ACG, Nokum, and the Burst na magagaling kay Phantom. Pero ano, no, Sona, gusto kong i-comment talaga si Abyss. Mm-hmm. Actually, hindi talaga siya umaalis dun sa lane. Parang bantay sarado si Claude. Parang ito yung tatay mo sa, gaya nung pinag-usapan natin kanina, sa tour, na hindi ka hinahayaang magpunta doon sa mga tropa mo. Dito ka lang sa tabi ko, parang piningot at hinila pabalik. And with that, Abyss, 6-1-1. So na, do you think meron pang sign of life dito ang Mapua University at ano yung kailangan nilang gawin? Magkakaroon pa naman sana because of San-San kasi meron pa rin late game insurance eh. Pero kung hindi ka pinapalabas ng bahay nyo para mag-computer shop, ayun,
hindi ka magiging masaya eh. Hindi ka nga magiging masaya. Nandun ka lang talaga sa loob ng bahay, kailangan nyo pa magugas ng pinggan, ang dami nyo kailangan asikasuhin, mapapagalitan ka din naman habang nandun ka sa loob. Kaya Sansan is simply having a hard time here, pero may tyrant's rage. Tignan natin kung magiging enough ba yun. Look at this! Meron siyang parang pagsikusya, kaso hindi yung magiging pero the falling star moon. Nandun sila sa loob ng tore. Pero look at Abyss with that mega kill. 2-4-2 trade. May kasama pang turret take. Pero look at Sansan. Hindi siya pinapayagan mag-computer, pero tumatakas siya ngayon. Gumagawa ng paraan para makapag-computer at naging masaya siya doon dahil may pagkuha din naman ng turret sa bottom lane. Gustong manood ng ML highlights. Kailangan niya kasi talaga yun para sa grind eh. Susuportahan niya yung mga paborito niyong players, and that is what you guys can actually do to cheer for your guys in the comment section right now, kasi yan ang kailangan nila ngayon, most especially na 69 ang ating kill score. So far this is going to be a clean lord, pero hindi pa naman to Luminous, so hindi pa to yung mga jumperist na Luminous lord na talagang masakit kung masakit. Pero the pressure is still on the side of Mapua. Sila yung lumamang kanina, pero nakikita natin na Perpetual is giving them their usual ritual. Grabe talaga yun. May ritual eh, no? The Perpetual Ritual. Ayan! Pwede nating sabihin yun, Perpetual Ritual, na kung saan, no? So, na nagiging effective yung mga pagpasok nila. Actually, nagugulat ako, Tutski Green dito, yung implosion niya. Oo, meron kang delay sa pagkakas nun, pero nakakahuli siya eh. Yeah. And if nakakahuli siya, speckful eh. Nahuli na naman si Sansan, hindi na siya magiging safe-safe. Talagang mabibigyan na naman doon si Sansan. Pero again, yung mga setup with the implosion, then follow up ng mga skills na meron dito ang other members ng Perpetual is on point, na kung saan parang ano eh, alam nila eh kung ano yung gagawin nila. And then nagiging domino effect na kung saan kapag nga naman ang ganda ng pagkakalatag mo ng domino, tapos pinindot mo ng ganun, tapos tumumba. As in, sobrang sarap sa mata. Satisfying. Kaya yun ang kailangan nilang gawin, but unfortunately hindi yun yung nagiging kaso, kasi mapapalaban na naman sila dito. The implosion play, dalawang member agad ang mawawala dito. Double kill na magagaling kay I.M. Kuevi. Pero the third na si Sansan. Grabe naman din talaga si Sansan. Tingnan natin kung magkakaroon na ba siya ng damage. Pero what a kill mula dito kay Balmond. Abyss talagang pinapatunayan niyang beast na beast siya ngayon. Mukhang magkakaroon na tayo ng game number 3. Perpetual Ritual. Nakuha nila kung ano yung kailangan nilang gawin, at magiging tie ang ating score na all 1. The pressure coming from the members of Perpetual. They really held their ground in this game. Nakita natin na mahalaga ang alam mo yun, all around effort eh. Team effort talaga. Kung ako yung maglilinis, ikaw maghuhugas ng pinggan. Kung ako maghuhugas ng pinggan, ikaw yung magluluto. So walang samaan ng loob. Trabaho lang, walang personalan. Yan ang nakita natin from the members of Perpetual, especially now na ang ganda ng naging mga sets ni Tutski Green. Yan